kaibigan, sa video po na to ay ipapakita ko po sa inyo kung paano i-troubleshoot ang isang grinder na walang power kagaya nito. Ayan po, ayaw niya umandar, wala siyang power. Ngayon subukan kong i-troubleshoot kung anong problema niya, kung anong nagiging source kung bakit ayaw niya umandar. Tanggalin na po natin sa plug. Umpisan ko na siyang alasin. Ayan po, sa pagto-troubleshoot, kailangan natin ng tester. Ito. Kailangan po natin ng tester. Ngayon, iseset natin ang ating tester sa continuity. Pwede rin siya sa ohms, pero mas maganda sa continuity para may sound sa saka yung reading niya pag good yung ating testingin ay 5 pababa, 5 to 0 good. Pag 5 to 0 ibig sabihin good yung ating B niya. Ngayon ang unahin ko pong testingin ay ang kanyang wire. Itong kabilang dulo ng plug at saka yung kabilang dulo ng wire, yung connection dito sa switch, yan ang ating tetester. Lagay nyo yung kabilang dulo saka nyo itapat dito sa kabila. Ayan, ayan siya, nag zero yung lead nya, ibig sabihin good yung kabilang linya ng wire. Ngayon ayan po, ayan, ibig sabihin good yung wire. Ngayon yung kabilang linya naman, yung isa, tapos yun sa kabilang dulo din ng wire. Ayan, nakikita nyo po zero yung kanyang reading. Ayan, ibig sabihin good yung wire. Ngayon ang isusunod po nating tetestingin ay ang kanyang switch. Ngayon ang switch, i-on nyo muna siya. Naka-on lang, huwag nyo pong isasaksak. I-on nyo muna, saka natin i-tester yung kanyang switch. Kailangan naka-on para may connection. Ayan. Itong kabilang switch, kabilang linya, ito siya. Itong kabilang linya na to, ayan, yan yung connection ng switch to. Ngayon ilagay natin yung kabilang dulo ng tester, saka natin itapat yung ilagay yung kabila dito sa kabilang side. Ayan, 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 nakita nyo, ibig sabihin good yung ating switch, yung kabilang line. Ngayon yung kabilang linya naman, kabilang line ng switch, itong isa. Ayan, ganun din. Lagay lang natin tester, tapos itikit natin yung ating tester sa kabilang line. Ayan, ibig sabihin good siya. Ngayon ang isusunod natin i-tester rin ay ang kanyang motor o kaya yung stator. Yan ang ating titestingin. Yan.
kailangan nating tanggalin yung linya sa switch. Tanggalin natin yung linya para matesting natin yung motor. Itong kabilang linya na to, itong dulo, itong isang linya, ang kabilang dulo niyan, ang connection niyan ay ito, itong kabila, ito. Yan ang ating tester rin, yung kabilang dulo niyan. Pag nagsiro yung ating tester, sabihin pag nagsira yung ating tester, ibig sabihin buo yung ating rewind stator. Ayan, ayan, nakita nyo 5. Okay, ibig sabihin good yung kabilang linya ng ating rewind o yung stator, yung kabila namang linya. Ito namang kabila, putin nyo lang kabila. Ayan. Tapos itong kabilang linya na galing dito sa switch, ito yon. Te-testingin natin yung kabila. Ayan. Ayan. Saka natin itapat, ito yung pinakang connection niya, yung kabilang dulo. Ito kasi sa carbon yan. Ito ang kailangan natin testin. Ayan. Nakita nyo, 3, 2, ibig sabihin good yung ating rewind o stator. Ngayon, pabalik ko na siya. Sunod natin titingnan ay yung carbon brass. Ito yung carbon brass. Minsan, ito rin ang source kung bakit ayaw mandar ng isang grinder. Kagaya nito, ayan, maliit na siya, maiksi na yung kanyang carbon brass. Ibig sabihin, hindi na siya umaabot sa armature, kaya ayaw niyang umandar. Ayan, maliit na siya, kailangan nating palitan. Lagay tayo ng ito yung kapalit niyang carbon brass. Medyo maiksi lang pero pwede pa siya. Ayan, lagay natin yung spring. So, yung kabila. Spring, kalimutan. Ayan siya. Ngayon, ibalik na natin yung wire niya dun sa switch. Kabila, dito sa kabila. Dito sa kabila. Sinayusin lang natin yung wire. Napalitan na natin ang carbon. Baka sibuo naman yung rewind, buo yung switch.
buyong wire carbon, pinalta natin. Subukan na nating pandarin kung maanda na siya. Ibig sabihin po, ang source ng grinder na hindi umanda ay ang carbon. Ngayon, pwede rin pong motor ang may sira minsan o kaya switch tsaka wire. Ayan, papakita ko po sa inyo yung motor na hindi na siya gumagana, yung sira na. Ito po yung motor na sira, hindi na siya gumagana, putol na siya. Saka ito yung switch na sira na rin, ayaw gumana. Subukan nating testerin. Ang pagtesting po ng rewind, ito po at saka ito, sa magkabilang linya. Lagay po natin sa continuity ang ating tester. Ayan. Ayan po, nakikita nyo. Wala siyang ayan, nakikita nyo. Buo yung kabilang line. Buo siya. Subukan natin tong kabilang tester. Ayan po, wala, hindi siya pumapalo. Ibig sabihin, sira na to. Itong linya na to, putol. Kaya, yun ang source ng grinder minsan pag walang power. Gaya ito, putol na to. Ito wala na po. Itong isa naman, switch. Ang pagtetesting po ng switch, kagaya kanina, i-on nyo lang. Ayan, nakapress. Ayan, ididiin nyo pa siyang ganyan. Press, pag yung bitawan, dikit nyo yung kabilang ayan kabilang linya ayan, ayan. Nakadiin, habang nakadiin ayan nakadiin sya saka nyo testerin yung kabila ayan po, wala ayan buo yung kabilang linya nya. Ibig sabihin po yung kabilang linya. Ito naman sa kabila. Ay, press nyo po ito. Nakadiin. Ayan. Ayan. Tapos, yung kabilang terminal. Ayan po. Ayaw. Ibig sabihin, itong kabilang linya, sira. Ayan. Ayan po yung pagtetester. Marami pong salamat. Sana po may natutunan kayo. Paki-like na lang po at subscribe ng aking channel. Maraming salamat.